emergency room ng Mandaluyong City Medical Center na lang ang ibang pasyente na hindi naman COVID ang sakit. Sobrang punuan na raw kasi sa ospital sa dami ng mga COVID-19 patients. 25 ang naka-confine sa main hospital at maging sa annex. Just like any other hospital dito sa ating sa Metro Manila, puno ang hospital because of our COVID patients. Para mapunan ang kakulangan ng pasilidad, gumawa ang city government ng Mandaluyong ng makeshift hospital na kayang tumanggap ng 25 hanggang 30 na COVID patients. Parang tipikal na ospital din ito. Kompleto ang gamit kada isang tent. Isang pasyente kada isang tent. Sa loob ng ligong ito, tatanggap na ng pasyente sa makeshift hospital. Ang pupunta po rito yung mga pasyente po na mild, positive sila pero mild, sometimes asymptomatic. Or sometimes ito yung mga nag-positive sila, waiting to be negative pero they are stable. Dagdag tulong din ang mga pinahiram na modular cabin para sa MCMC. Kumpleto na sa kama at air conditioning unit ang mga ito. 10 ang kapasidad ng modular cabin na ito na pinahiram ng isang malaking construction company. Ang balak ng city government ng Mandaluyong, dito ilalagay yung mga pasyenteng hindi naman COVID ang karamdaman. Ito'y dahil punuan na ang ospital nila rito. 8 ospital na mula sa iba't ibang syudad at bayan ang napahiram ng mga ganitong pasilidad. For hospital facilities, we've identified this is the best that we can provide as of the moment. Sa Mandaluyong, 183 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. 20 na ang nasawi, kabilang ang mismong head nurse ng MCMC na si Manuel Pacheco, na 30 taong nagserbisyo sa ospital. May mga modular cabins din na pinahiram sa San Juan City na paglalagyan ng mga COVID patients. Pero hindi tulad sa ibang lungsod, hindi pabor si San Juan Mayor Francis Zamora sa mass testing para sa COVID-19 gamit ang rapid test kits. Mas mainam daw na Department of Health ang magsagawa ng mass testing. Ano nangyari? Ano man ang resulta ng rapid test, kailangan mo rin magpa-test pa din sa RITM. So nangyari, nasasayang lang yung effort na kukuha ka ng rapid test, bibili ka ng kagamitang ito, sabagat pagdating naman ng resulta, kailangan mo pa rin i-validate yan sa RITM through the DOH. Sa San Juan, 160 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. 30 naman ang nasawi. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong mahirap ang pag-